lang maglalaw-galaw eh. Yan kung susubra na. Dito na siya? Siya na, hindi na. Nilagay ko sa wheelchair. Hindi ba sa... yung ano? Yan po ay ah. Sa wakas nakalipat na po si Ate Marian sa bagong ano niya. Ginabi namin yung bahay. Finishing. Mm-hmm. Kaya, yan nakaligo na pala. Ito man lang bungad ang malambot. Oo. Yung mga dingdingan, ano lang po. Finishing na. Nandun pa sa ano, sa pilar susagon, sa landing pad ng ano, Team Kalingap. Masunod po dito? Sa susunod na araw pa. Ano, nag-seatbelt ka? Ano kaya naman si Felix? Bakit? Napadala-dala ka pa naman. Ah, okay lang yan. Yung ano mo? Yung... Magamit ka ng lamisa? Oo, lamisa niya. Pero hindi siya maano, mahirapan. Dito na kuya Rex. Ha? Dito na lang. Okay na dyan? Oo. Ano ka? Iwan ko man yung chinilas ko. Kaya naman. Bago yung flooring, oh. Gusto mo lagyan natin ng ilaw? Ba't di nasama si Satiri, andun pa sa ano? Sa pilar susugon? Malayo pa lang ano yung pilar. Huwag na dyan na saan gusto mo na nanak? Pero ito yung igaan niya pre, pansamantala lang ito. Kapalitan yung hindi yan kasi wala na pre, plywood nagagawain kaya di ko na lang ngayon sana. Tapos paano yung ano? Saka dito pre, yung paminto. Oo, oh, wala na. Hindi na lang pre, atin. Gagawin ko na lang ang sangatan ng damit niya dito. Mm-mm. Para may patungan siya ng damit. Wala na paminto. Wala na paminto. Saka yung dyan. Ito nga, kinapos din. Yung ano niya, dyan sa kubeta. Gagawin ko rin yan, kaso, ano nga. Ah, pansa, sa ano lang. Oo. Pagkatigas ito, kahit gabi, magawa ko. Pero ang dapat unahin kasi yung istakan din mo. Oo. Yun ang dapat mapataas muna para mahabulan ang level D. Yan ang gagawin? Ang kailangan? Baka tulangin na naman yun ang siminto. Kalahati na lang bro, pagka-finish na namin ito. Kalahati na lang yung natira? Ilan ang idagdag? Isang supot na lang siguro man. Ah, sige. Isang supot tapos... Ano? Kukulamber pa, pre. Kukulamber? Oo. Anong size? Kukulangin yung pang ano sa pinto, saka yung pang ano ay... pang dos por dos? Lapag niya dyan. Dos por dos? Dos por dos lang. Ilang piraso? Tingin mo ilang paraso. Yan, kulang pa dyan, no? No? Limang piraso siguro. Dyan. Kulang pa yan. Pero masira talaga? Wala pa yung design man lang na pangagayin. Ah, temporary lang yan? Mm-hmm. Temporary lang yan. Ano ang design dyan? Plywood pa rin? Plywood pre. Plywood? Sabi ni Mang Rhea, baga plywood. Hmm. Kahit yung ordinary, ay, obligado po yung ano siguro, makapal din gawa ng yung lapag baga, baka masira lang yun. Ano ang gawin? Gandang ano plywood. Plywood naman. Isa lang. Yung hindi manipis. Oo. Ganito pa rin nga plywood. Gagawin ganun yung lapag. Oo. At pag yung manipis, siguro isang basaan yan nun, baka mabutas na agad.
Saan na lang ilagay yung ano niya, no? Na pwede may extensionan doon, no? Ang kubita doon sa... kubita? Oo, hindi na pwede. Pag gusto ay kaya naman niya, bro. Hmm. Idibayin yung kalahati, gagawin ng pinto. Oo. Mas kaya, malaki-laki kaya sana. Kaya, madali lang naman yan. Hmm. Babaklasin lang yun dyan, sumihaligay, puputulin dito. Hmm. Titingnan ko lang dyan kung saan yung abot ng bakal, hindi na ang patama. No, ah... Kaya yun dyan ang patayo, eh. Wala na natirang, ano, ning hollow blocks? Ay, meron ba? Pwede pa yan, eh, ano dun? Kaso, hindi ko lang alam kung kaka... Dagdagan lang natin. Hindi rin, dahil madagdag pa talaga, pero gawa ng yung stank na ano. Oh. Magdagdag talaga dyan sa, ano, sa septic tank. Oo. Papatungan yun. Kung ganun, pwede natin i-ano, ilabas na lang yung CR doon. Hindi nga, lahat dadagdagan yan. Hmm. Mabiling bakal, mabiling ano, simento. Hmm. Mga shovel niya, mga tatlong supot pang siminto. Tatlong supot ng siminto. Tapos, saka konti na lang yung ano, no? Yung bakal. Gusto mo pa kung ano, kung gusto mong ganun. Oo, para ano? Lilista ko na lang yung mga gagamitin para hindi tayo. Para dito talaga, kwarto lang ni Ate Miriam ba? Kwarto lang talaga ni Ate Miriam dito. Naliliitan na, no? Oh, para sakto lang talaga sa kanya. Sakto naman talaga. Pag ganito lang. Ang CR doon na sa ano? Kailangan may bumad talaga dito. Ha? Kailangan may bumad. Wala mo lang mapapasukan na limawa, mapasok mo lang yung nadating. Pag dito siya nakahiga, wala na naan dito. Oo. So, maganda talaga yan. Ano, lapag. Hmm. Sa tabing. Yung siyempre, bubuklasin natin yun. Alin? Tapos doon ang CR? Hmm. Oo. Tatapalan ko na lang uli yung binutas mo. Pasama tayo sa bahay. Ayan po mga kalingap. Pakubad tayo ng damit. Makikita si Kalito. Kalipat na po si Ate Miriam. Pansamantala pero hindi pa po tapos kasi wala pa yung ano pinto. Kulang yung materialis at paggawa namin. Ganda sana kung may space, ano? Medyo napalapad-lapad dito sa CR nito. Kaso hindi man ito mapuputol ng ano, no? Ha? Yung itong bayabas na to? Pag madugsunggan? Oh, hindi na mapuputol? Ang sad man, tanimang Ria, mainit naman, hindi yan. Ito yung higaan niya, pansamantala lang po yan. Plywood siguro mas maganda, no? Plywood. Pero wala yun na yung ano? Wala ng paa. Wala ng paa. Ganyan lang. At pag may paa, nahuhulog siya. Oo. Saka na lang maglagay ng paa pag oo. Hindi na siya na... Pag gusto niyang gumapang. Nakagagapang ba siya? Hindi pa nga nakakaano ng maigin. Nakaka-utay-utay naman na siyang bangon. Oo. Pag yung nakakabwilo yata ng ano. Hmm. Kaya niya ng ano? Nakabangon siya kahapon na eh. Kabangon na siya? Nakaupo siya ng sarili. Nakaupo na siya ng isa? Mabuti. Siguro pag hindi gaano masakit yung kamay, nakakabwilo. Hmm. Kaya sabi, practice na yung kamay niya, yan ang makakatulong sa kanya. Anong gusto mong kulay, Ate Miriam, sa bahay mo? Green. Green? Napakakulay ng gusto mo, ah. Parang grasshopper.
Ayaw mo ng puti? Pwede rin kung... Pwede rin puti. Huwag na yan. Kasi maanon mo yung, ano, piso. Biyake na yan. Hindi niya, Miriam. Malulunok ko yung buto. Okay na. Tama na. Malulunok mo yung buto. Atilin. Magin yung tinidor. Di magpunas ka. Ano, araw-araw na ako magtambay dito? Pwede na ba? Bye-bye, Clarice. Sa labas. Saan banda? Dito? Doon. Sa labas tayo? Gusto niya yung lumabas, pre. Ah, dito tayo sa labas ng bahay mo. Matatamaan kasi ito malambot ito. Ay, ito? Ito? Di ako lang mag-alsa. Maalsa ka lang, pre. Be. Bigat. Pakihawak ka. Sakit ng balikat ko. Narurugado na din sa... ginagawa namin mag-ama eh, pati gabi eh. Trinatrabaho namin ng gabi, matapos-tapos lang. Talagang tanggalin talaga yung bayabas, ano? Oo, take it. Mayroon na gumalas. Siyempre ako natinamahan ito lang. O dito lang siguro, saan tayo? Dito. Saan baga, Miriam? Dito lang tayo, saan? Labas ng bahay mo. Dito na lang at dito ang bahay mo. Mabalik na naman tayo dito. Magpausok-usok muna tayo. Habang naghahaling si ano, Totoy. Banggo. Maliwalas na ba? Yan, nagawa na yung gym mo, Ate Miriam. At mag-practice ka na dyan, ha? Mag-practice ka na dyan. Galaw-galaw mo na yung mga, ano mo, binti, kamay. Nainitan nga. Oo. Kagabi, malamig o mainit? Diyan sa bahay mo? Hindi naman. Hindi mainit? Hindi. Hindi na rin malamig? Hindi. Siguradong may lamok dyan. Si Miriam? Wala. Wala? Yung retreat pa, nandyan na yun palagi. Dyan na lang yan. Ilang ilaw ang gusto mo ilagay natin dyan sa bahay mo? Isa lang po, Alex. Isa lang? Ito sa labas, ayaw mo nang paglagyan? Bala ko. Ba't nila yung sa Saturday? May pinuntahan?
Berdingan di sana. May pinuntahan siya? Dila sama-sama may pinuntahan. Hmm. Anong araw ngayon? Anong oh, ibis pala ngayon. Ha? Para na bagay dyan ang uling. Yung pag morning dito, hindi masyadong nasisikatan ang araw dito banda, no? Nasisikatan dito? Sa kahapon siguro ang ano dito. Sabi? Hmm. Alisin niya daw yung CR na yan dyan para maglawak-lawak lamang. Hmm. Para... Aalisin ko din ito. Maliwalas na yung paligid dito. Sa ate, baka pwede pag ano, pag morning, pa initan nyo si Ate Miriam? Binibigad niya po yan doon sa daan? Oo. Para yung environment niya ba? Hindi palaging nasa loob. Ang ano lang naman sa kanya talaga yung hindi siya nagpapaktis. Masasanay lang rin yan. Masanay ng laging pabukat baga. Sabi ko nga eh, binabaan na nga yung karatag rin niya para kaya-kaya na niya. Pag natalaga. Hindi po kaya rin susunod sa atin niya. Baka sa susunod araw, uwi na yun. Hindi ba sa mahabol? Hindi. Baka sa susunod araw may bibisit ang artista sa iyo dito. Bina Morales. Kuha picture ka sa kanya ha. Isang ano lang yan. Isang session lang yan. Pag maubos mo yan, wala na. Kaya nga, natitrain yung ang isip mo yan na hindi susuko. Ang dami, ang pagod. Huwag kang sumuko. Kahit ano pa kadami yan, maubos rin yan. Ang dami mong nilagay ay. Susunod ko yung sa kante lang ha. Oo. Depende sa diskarte mo yan kung paano mo yan ubusin. Lalabas ko dyan pre yung electric pan. Okay na to. Okay na? Huh? Okay na. Tama, Pinas. Ayos mo. Huwag na nalulog. Huwag kang maayos.
Go, Ate Miriam, go, go. Go lang nang go, Ate Miriam. Isipin mo lang, ubusin mo lang yan. Kunti lang yan. Isipin mo, number one lang piminti. Nasa 60 yata naman. 60? Yan, sa sunod, 100 na. Tingnan mo, kahit kaano karami, mauubos rin yan pag hindi ka tumigil. Ilan? 48. Ano masasabi mo? Anong nararamdaman mo? Ang dami rin. Ang dami rin? Parang. Ayan. Yung epekto. Okay lang. Okay lang yan. Sa buhay, ganyan talaga. Mapagod ka. Pahinga ka lang saglit. Huwag kang gumitaw, ha? Pag bumitaw ka, mahuhulog ka. Ah, hindi na tayo mag-coloring. Yan lang muna yung activities natin ngayon. Gutom na, gutom? Yan po, gutom siguro sa Temeria. Magbili lang tayo sa labas. Mabili pa lang? Mabili. Dito lang tayo mag-ihaw. Mabili pa lang? Dito na ako magkakain. Sabay tayo. Ha? Ayan po mga kalingap. Hanggang dito na lang po yung video natin. Sa hindi pa po nakapag-subscribe po, Rex Vlog Special. At maraming maraming salamat rin kay Kuya Bas Santos Matubang, at Enda Vlogs, at kay Kalingap Rap. Sa ating Kalingap, patuloy lang po. Tumutulong sa hanggat kaya. Maraming salamat po sa lahat. Dapat i-exercise mo yung mga kamay mo para pagdating ng araw at makalakad ka. Ha? Yan, palakas ka. Kaya tulungan mo rin sarili mo na i-araw-araw
gawin mo yung mga activities. Kahit wala kami dito, kahit ikaw lang isa dyan, kung wala kang ginagawa, yung mga ginagawa natin, ganin mo, gayahin mo lang. Dapat igalaw-galaw mo talaga. Pati yung kamay mo ay ganyan-ganyan mo. Kung wala kang nababagot ka dyan sa loob, mag-coloring ka. Yung as in, normal ba? Huwag kang magparaisip. Kailangan gawin mo yung isipin mo paano ka gagaling, paano ka mag-exercise sa bawat araw-araw na ano. Para lumipas man yung panahon, ay may epekto. Pagdating ng panahon, baka makalakad ka, mapuntahan mo yung mga anak mo. Muling makita, kahit mayakap lang man minsan. Diba? Maya-maya mag-ihaw tayo. Dito ako tanghalian. Ha? Pero tingnan nga natin yung kamay mo, kung mataas mo na. Itaas mo. Sige pa. Wala nang itataas yan. Ganyan na lang. Ha? Sa kabila. Ibaba mo muna yung isa. Sa kabila. Ganyan. I-straight mo. Ganito. I-straight pa. Oh. Tapos, yung una, iganyan mo muna. Straight. Tapos, taas. Dalawang kamay. Hindi na rin mataas. Ganito. Ganyan mong kamay mo. Parang, ganyan. Parang cross. I-cross. Taas mo pa dito. Ipilitin mo kahit masakit. Ganyan lang sa una yan lang yan. Yan. Okay na yan. Makinig ka sa akin, Ate Miriam. Makinig ka sa akin. I love you, love you. Ha? Sino may sabi? Sabi sa kanila. Wala na sa may mga. Huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo, araw-araw, ganyan ang gawin mo, ha? Makinig ka sa akin. Ti Miriam, gusto mo bang gumaling? At makalakad? Huwag mo isipin yung sinasabi dyan. Kaya makinig ka sa akin, mabuti. Araw-araw, yan ang gawin mo bago ka, pagising mo sa umaga. Siyempre, sabi ni Kuya Abet kanina, kaya mo na raw mag-upo mag-isa, di ba? Oo. Oh. Babangon ka araw-araw, pagising mo, bumangon ka. At yan ang gawin.
May malasakit sa kapwa, mga alingaw. Siya ang lagi niyong maasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Napakabuti sa kapwa, palaging nandyan kapag kinakailangan. Babae na may paninindigan, na merong tiwala, na mas marami pang mga taong matutulungan. Miss Rhea Olarte, ang pagtulong sa tao ay hindi pinipili. Yan ang inyong lingkod, mabait na babae, na may mabuting puso at hindi siya maarte. Kahit na malayo, kahit nasan ka man, sa kahirapan siya ay makikipagtulungan. Pakikipagkapwa sa tao, yan ang kailangan, at ang nangangailangan ay kanyang tutulungan. Mga kalingap, asahan nyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama nyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi. Naghahanap ng kanyang matutulungan, na senior citizen at kanyang aalalayan. At mga charity, kanyang pinupuntahan. Di hadlang anumang layo, kahit na bundok pa yan. Lahat tatawirin, kahit anong pagsubok. Mahalaga sa kapwa, siya'y laging nakakatulong. Mga pangangailangan, kanyang pinaabot. Laging mabuti sa kapwa at hindi nagdadamot. Di nang hihingi ng kapalit, kahit anong sukli. Basta makita lang niya ang inyong mga ngiti. Masaya kahit anuman ang pagdaanan. Basta patuloy lang siya ay kasama niyong lalaban. Mga kalingap, asahan nyo na merong mabuting puso na laging nandito. Rhea Olarte, kasama nyo, hanggat kaya ay tutulong sa inyo. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti. May malasakit sa kapwa, mga kalingap, siya ang lagi nyong maaasahan. Makakatulong sa inyo at aalalay sa inyo, na laging pupuntahan kahit saan ka man. Basta kapag kinakailangan, walang imposible kay Ma'am Rhea Olarte. Pagtulong sa kapwa at mabuti palagi.